ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman ng SINAG o samahan ng industriya ng agrikultura na si Casendo o si Sir Rosendo. So, Casendo! Hi Amy, magandang araw ulit at mukhang puting-puti ka ngayon. Medyo ano po tayo ngayon tawag dito pa demure. Maria Clara. Oo. Yan ang ano natin, tema natin ngayon. Oo. Ano bang pag-uusapan natin ngayon muna? Kasi may nabasa ako, sabi dito, DA to give aid. Ang amount is 2.2 billion para ito sa mga kababayan natin na nasalantaan ng bagyo na Ulysses, sa tatandaan mo po. Para ito sa mga taga-Kapit Valley. Yes, we hope aid 'yan, no? Ibig sabihin eh bibigyan na lang sa magsasaka. Kasi iba yung aid, iba yung pautang eh. Oh. Oh, kasi kung pautang 'yan, ibig sabihin babayaran pa in long term. So dapat i-clarify mabuti kung aid yan eh, ang alam natin sa aid eh, binibigay na lang eh, di ba? So, i-check natin kung aid ba yan or loan. Kasi ang alam ko is nagbibigay ang mga bangko, kagaya ng Land Bank tsaka DPP, ng soft loan. Yung mahabang taon, no? Yung mga nasalanta ng kunyari, 5 years, gano'n. Opo, para mabawi man lang. Para mabawi, oo. Pero kung 8 yan, maraming salamat. At at least, magandang, ano ito, magandang ayuda ito sa mga magsasaka. Nakakailangan po talaga ng mga kasamahan natin magsasaka doon sa Cagayan Valley, Casendo. Ako, ito mo naman, wash out eh. Oh, talaga. Nagpadala nga tayo ng bigas doon eh kasi humingi ng saklolo and nakita natin talagang kawawa yung mga tao doon, no? Doon sa area na 'yon. Yung mga member namin sa RAG, yung Rosales Action Group pumunta daw yung isa doon nakita talaga gusto nilang umiyak eh. Sabi niya, talagang kung makita mo yung mga tao doon, kawawa talaga. Opo. Saka Casendo, hindi agad-agad makakabawi. Saka yung lupa doon, hindi agad-agad pwedeng tamnan yun. Kaya sabi ko, ano, yung mga calamities area, dapat kas ang ibigay na. Kung ibibigay mo pa, tatanim sila, matagal eh. So, kailangan siguro nila yung immediate, no, na ibigay yung pera. Baka naman kasi buto pa yung ibigay, di ba, Casendo? Hintayin pa nila mo ngayon. Grap yun. Matagal na naman yun. Gagastos ka pa ng pampataba doon. Ako, maraming proses. O baka naman fingerlings. mahirap-hirap yan. Mahirap yan, oh. Mahirap. pero ang maganda lang sa atin, mga kababayan, no? Maski paanong hirap talagang nag-ano sila na gustong bumangon talaga. So, yun ang maganda. Yan naman ay isang talagang hinahanga ang katangian ng mga Pilipino, yung pagiging resilient, sabi nga nila. Na kahit anong bagyo, dumating, babangon at babangon. Yan, ganyan talaga tayo mga Pilipino. Hindi tayo basta-basta natitibag.
Yes. Nakita mo yung mga na ano eh, yung na nababad na sa tubig na palay, no? Talagang kinukuha pa rin nila, papatuloy yung maski maitim na para at least eh magamit lang for sariling gamit, no? So, yun na. Yun talaga. Ganun talaga. Hirap. Hirap yung mga natamaan ng mga, nasalanta ng mga bagyo. Sendo, may tanong ako, sa Cagayan Valley ba, meron bang mga manukan din doon? Meron din, no? May mga manukan, may babuyan, may mga, yung mga nag-ano ng alaga ng mga hayop. Marami rin. Kasi nung tinamaan nga yung itong Bulacan, Tarlac, Baybaysiha, yung Cagayan yung nahuli na tinamaan ng ASF, no? Nakita natin na, no, na may mga area rin na nag-ano talaga, nag-aalaga ng hayop dun sa area. Sila puro tanim, may mga livestock din talaga. Yes. Eh, so, yun, kung isipin mo, sabi nga ni Doc Sosie, nung nakaraan na nag-usap tayo sa lugar nila, eh, yung mga kulungan, di ba? Kasi malakas ang hangin ni Ulysses, eh. So, yun, mga yero, natanggal, taga naapektuhan. Eh, ganun, lalo na sa Cagayan. Yeah, oo. Doon sa Cagayan kasi ano eh, kung tutuusin, hindi naman doon ang sentro ng tama eh. Mas sentro nga yung Baybaysiha. Sabi eh. Kayo. Tarlac, no? Kasi na nagulat talaga ako na alas 4, nag-check kasi ako eh, minomonitor ko yung bagyo. Nagulat ako, ang usapan kasi di ba, hindi naman dito ang sentro eh. Pero nagulat ako, San Isidro, Baybaysiha. Malapit na sa amin kasi, no? Kaya pala yung hangin talagang inaano yung bahay eh, ginigiba eh yung mga yero. Ganun ng ano, ganun kalakas. Yeah, and ano, kaya siguro doon eh, kompante sila na hindi dadaan doon, no? Parang tayo, kompante din tayo noon eh, kasi alam natin hindi naman sa atin tatama ang bagyo. Totoo, hindi din po talaga tayo ready ng mga panahon na yun. Kasi ang alam natin, ang tatama sa atin, Rolly. Diba? Pero si Rolly, pumunta ng Bicol. Yeah. Kaya yung mga pangalan ng, ano eh, dito sa atin, yung pangalan ng typhoon is babae. Kasi... babae. Pwede mag-change ng mind, no? Oo. Anytime. Anyway, Kasendo, magandang balita yung aid, no? Na kung ibibigay nga talagang aid yun ng DA. And maliban po sa bagyo, may isa pa tayong good news. Nung nakaraan po, may nakasama tayo dito sa ating show. At itong taong ito ay nanalo. Nanalo po siya sa FABA. At nanalo po siya ng first place mamaya. And isi-share niya sa atin kung ano ba itong FABA na sinasabi ko. Ano din yung napanalunan niya. Pero, Kasendo, maliban doon, eh, sa episode natin, siya ay merong 8,000 views na. Yung wow! Yung episode natin kanya, 8,000 views. Oh. I think maganda yung ano niya eh. Kasi, bahay-bahay lang, pwede mo talaga, di ba? So, maganda ito at ito isa makakatulong talaga sa mga lalo na kung sa Cagayan magbigay ng ganun na klase na aid, no? Na ang DA mag-finance. Maganda ito. Kaya nga, ito hindi ko naman nasabi pero parang ano to eh, request sa atin kasi may nagme-message po sa akin, uy, housing naman pag-usapan nyo. Eto na yon. Pinagbigyan po natin ang ating mga manonood. Mamaya po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po tayo sa mag-agree na tayo. Ayan, Kasendo. Sabi ko nga sa'yo, may makakasama tayo ngayon. At itong makakasama natin
busy ang schedule pero napagbigyan tayo. Papakilala ko na po. Yeah. Inihintay lang lahat yan. Oo. Sabi ko nga, 8,000 yung views dun sa una naming video. Nako. Ayan. Siya po ay isang consultant. Isa din po siyang expert pagdating sa free range. At ngayon naman, ay isa na siyang first place winner ng FAVA or Federation of Asian Veterinary Association or FAVA. Ayan, Dr. Erwin! Dr. Erwin Cruz, kamusta po kayo? Yes, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin ulit. Ibig sabihin po may nakikinig sa mga sinasabi ko. Salamat po. O, Doc, yeah. Marami ikatan yun. Dr. Erwin. Yes, magandang hapon po, Mang Kasendo. Ami, salamat po talaga. At ito po ay sana maging boses ng mga smallholder farmer dito sa free range na magkaroon ng opportunity na marinig sila at magkaroon ng business opportunity bilang livestock farmers din. So sana po ito ay sa good bridge for them. Opo. Doc Erwin, kanina ko pa sinasabi yung FAVA. Ano ba yun? Ang FAVA is a Federation of Asian Veterinarian Association. So ito po ay binuo ng mga Pilipino. So mga Pilipino po nag-umpisa nito ng early 80s. And then in-invite nila ang mga ibang ASEAN members to form this veterinary group. So napakalaki po ng role ng mga Pilipino rito. Tayo po ay tinitingala bilang mga proponent o mga nag-uumpisa ng mga gantong programa, we're thinking ahead for the ASEAN nations. So napakalaki pong karangalan po sa atin bilang Pilipino ito. Yan po. Ayan, sabi ko nga kanina, first placer ka dito sa housing design. Eh, Doc, ano ba yung mga criteria ng FAVA para dito sa competition nila? Kasi ito po ay ginawa nila as World Awareness for Antimicrobial Week. No? So ang ano natin dito is gumagawa sila ng paraan kung paano ma-reduce ang use ng antibiotic nang hindi sa tamang pamamaraan sa mga hayop. Dahil nakita na nila na yung mga hayop na maraming antibiotic ay nakakapaglipat ng mga chemical na ito sa mga tao na kumakain nito. At ang epekto niyan ay pagka ikay nagkasakit, maaring yung mga antibiotic na ibibigay sa iyo ng doktor ng tao ay hindi na gumana sa iyo dahil resistant ka na. So yun yung iniiwasan nila. And they found out that the majority of these problems are coming from small and medium scale farmers who are not really prudent with the usage of antibiotics sa kanilang hayop. Minsan po, day one pa lang binibigyan na. Kaya po ang nangyayari po, yung hayop saturated na ng gamot. At yan po, ang masakit po niya, alam nyo, nung nag-umpisa ako sa free range, isa sa mga reason kaya po ako tumuloy dito, dahil yung value ng health, dahil po ako allergic po ako sa manok. At nung kumain po ako ng free range chicken, hindi po ganun ka-intense ang ano. And I tried to find out why. And eventually, it was because of the chemicals that were there in the chicken. Maybe our mga listeners, our viewers, have experienced suddenly you get itchy allergies. Tapos so minsan nag-LBM. Ganun pong mga side effects ng antibiotic na overload sa mga kinakain natin. So, during this program po, nakita ko na this will be helpful. Meron po siyang advokasya, meron din pong business side. Kaya po ako yung una at huling nag-umpisa ng bilang veterinaryo na sa free range chicken. Actually, tawag ho nila sa akin albularyong veterinaryo dahil ako po ay nagko-combine ng practical things na kasi hindi po kayang bumili ng mga farmer ng mga gamot lagi. So meron tayong mga herbal, pinresent ko rin po yan sa FAVA at na-appreciate po nila. So napakalaki pong step to na ma-enlighten not just Filipinos but also the ASEAN members.
So, yun po yun. So, ang priority po nila dyan is biosecurity, and then antimicrobial resistance. So, how do you connect biosecurity with antimicrobial resistance? So, nakita nilang one way is the house design. Because one way to attract and to promote the advocacy is to see some pictures or presentations of house designs. So, yun po yung aking nakita doon sa rules. Actually, sa totoo lang po talaga, ulitin ko po, ako po ay tinulak lang para umaten nito ni Doc Cora Occidental, tsaka ni Doc Lina. Wala si Doc Cora dito. Ayang nga. Parang naalala ko tuloy yung mga comedy skit na tinutulak, biglang nataas ang kamay. Parang ako po yun. Ang inaano ko lang po yung aking pagmamahal sa bayan natin tsaka partner, na at least ma-represent ang Pilipinas. Kasi baka kakuha lang representation ng Pilipinas dito. So, nag-drawing-drawing lang po ako. Pero po, nagulat siguro sila dahil yung mga pictures na pinakita ko, tunay na mga pictures. Hindi sila yung mga, talaga pong practicing. So, nagulat sila, ang mga Pilipino pala dito ay gumagawa na ng program na to. At nagugulat lalo sila, walang funding to. Dahil ito, gawa ng talaga ng mga Pilipino na talagang gusto mag-succeed sa program. Nagulat sila nationwide, may mga farmers po dito. And these farmers can attest that the program is working. So yung pinabalak pa lang nila, ginagawa na pala ng mga Pilipino dito sa program ng free range. Without any much support from other agencies or government or external. So sariling sika po. Kaya ako ay natutuwa dun sa mga tumulong din po na maayos tong program na to. Yun po. Dok, ilan bang bansa ang kasali dito? Ah, ilan mga nakalaban mo? Ang bilang ko po parang walong bansa eh. Australia, Somali, India, Myanmar, Thailand, Malaysia, Pilipinas, Indonesia, no? So, pito lahat. Pito lahat ang sumali. And there were 62 entries ng 67 entries. Oh, ako talaga wala akong anong basta may ma-submit lang dahil ang isa pong nasa looban ko noong time na yon eh kahit paano makita man lang yung ginagawa natin dito na meron po talagang gumagawa nito, hindi po drawing to. So nung nag-present po ng mga ano nila, finalists po, na final po ako, tatlo kami out of the 67 na entries, dalawa ho rin Pilipino. Dalawang Pilipinas, isa ang Indonesia. Doon po sa Indonesia, third place po sila. Ang first and second po, Philippines. Ang kasama ko po doon, oh, mga tatlo silang nag-collaborate. So ako po mag-isa lang. Tapos pinakiusap ko lang po yung drawing na ayos-ayusin nung kasama kong breeder farmer. Sabi ko, pakiayos mo naman ng konti, baka matawa sila sa mga ginagawa ko. So yun po ang lumabas sa mga presentations na makikita nyo mamaya. Yan po. Opo. Ayan. Dok, ano ba? Itong competition ba na to? Matagal na to? O ilang taon na ba to? Ang competition to binuo lang nila because it was funded by the FAO, United Nations. So, Food and Agriculture Organization arm ng United Nations. Dahil nakikita nila na ang value of having this program or advocacy or pinupush nila is to reduce problems with overusage of antibiotics in animals, food animals. So, ito po ay first time na nangyari sa pagkakaalam ko po. Dahil ang iba-iba ho kada taon ang ginagawa nilang sistema ng promotions. So, na-tiyempo po ito yung promotions nila for 2020. Yan po. Dok, ito yung curious na tanong, no? Yes. Totoo ba nasa wing part dito sa ganito, isinasaksak yung mga antibiotics? Hindi po. Alam nyo, may mga mali po kasi tayong practice, to be honest. Hindi po day one puro antibiotic na hinga. Lahat po, majority ng binibigay ng antibiotic ay nasa inumin o nasa feeds. Yun po yung problem. So, minsan po, ang farmer po minsan natatakot magkasakit yung alaga nila bago mag-harvest. So, ang gagawin na niyan, para sigurado nakatayo yan, minsan, painumin na ng antibiotic 5 days before or 7 days before.
At sa poultry po, unfortunately, pagka po yan hinarvest, kinabukasan katay na yan. So wala nang time mag-withdrawal ng ating mga chemicals sa katawan. We need at least 7 days withdrawal. E ngayon po sa intensive farming, wala na pong time i-withdraw. So hindi ko sinasabing lahat. Meron naman yung mga nagpa-practice atin ng mga tamang system of usage ng antibiotic. Pero meron din pong mga mapaglamang na gusto lang nakatayo yung manok, walang ano, pero puro gamot po yung loob. So ito po yung mga hindi natin namomonitor minsan na mga farmers. Yun yung mahirap. So hindi po nasa wing lang yan, nasa buo po ng katawan. Lalo na po kung mahilig kayo sa adobong atay, tsaka balumbalunan, nako, ano nangyari si Ami? Para kang masarap po yun. Masarap, ano? O, taga-Nueva Ecija ka yata, eh, no? Taga-Nueva Ecija po ako, eh. Ay, mahilig kayo sa laman loob, kaya ang taas ng uric acid natin. So, yan po yung nandun po lahat. Nandun po, kumbaga one-stop siya pang liver ng ating mga alaga. Dahil diyan kinukonvert yan. So yung mga ganun bagay, up to the point na pati sa skin meron yan, chicken skin. Kasi po, yung mga taong, imagine ngayon, ilang days na lang magpaalag, 28 days. Example, out of the 28 days, meron yung mga farmer na matitigas ang ulo, 26 days may antibiotic, 25 days may antibiotic. So yun po mga yun, dapat makorek natin. Sa pamamagitan po ng tamang housing, tamang programa, na ma-minimize po yan. Yun po yung summary ng kanilang contest na hindi po kailangan ng antibiotic lagi ang solusyon kung hindi proper farming and management. Ayan. Ayan. Sige nga, Doc. Pakilarawan nga po sa amin itong housing design mo na nanalo dito sa nakaraang FABA competition. Okay. Okay. Bago ko po i-present yung ano, ito po yung mga rasyonale kung bakit po ginawa itong mga program na to. I had to introduce myself. And since 1992 po, I have been a breeder farm manager of medium scale breeder farm in Bulacan, in Pandi. And then I very progressive po yung farm na yon. So we use different genetics. Dito ko po naintindihan na ang genetics ay very critical on how really you will be successful in the program. There's always a right genetics for the right environment, the right farming, and the right outcome that you like. Hindi po yan one size fit all. No? So I've been a technical consultant in the Philippines, Vietnam, and Guam. No? I'm a lecturer and proponent of free-range chicken production in the Philippines since 2007 po, up to now. A collared chicken breeder farmer po. I am a practicing breeder farmer and a veterinarian in one. And I try to always make that advocacy of putting science over traditional free-range poultry farming. Napakahirap po convert ang minds ng mga naka-mindset ng mga matatandang farmer. Lalo na po yung mga nagsasabong, yung pong mga very rigid ang kanilang program, hindi sila naniniwala. So one way to show or to develop their mind is putting reality in front of them that science can make you progressive and sustainable in free-range poultry farming. I was an awardee in 2016 as the most outstanding veterinary agribusiness in PBMA and Philippine Veterinary Practitioners of the Philippines, 2016 din po awardee. Chairman of the Philippine National Standards of Department of Agriculture for free-range chicken production sa Bureau of BAPS, sa Bureau of Agriculture and Fisheries. No? I'm a pioneer free-range specialist for chicken duck production and a fellow of the Philippine College of Poultry Practitioners. A founding president po ng Philippine Smallholder Poultry Farmers Association. Ako po ay, ang grupo namin ay makikiusap sa stakeholders group ng DA na masali sa kanila. A stakeholder and actual practicing smallholder breeder farmer. Advocator of and proponent of an educated farmer, a successful farmer. We can use education to remove the oppression of maraming mortalities or regression of farming by using science-based education. I've been educating farmers since 2007.
biosecurity. Ito po yung present natin towards an AMR pre-poultry produce from smallholder farmers. Biosecurity is about planning, proper education, internalizing the values, and practicing the program, no? Hindi po kailangang maraming pera para ma-biosecure ka sa program mo. And you strengthen the weak points of production through the knowledge that you get. Right farm layout and pre-positioning is very important. Hindi po pwedeng dahil libre yung lupa, o meron kayong lupa nakatiwangwang, lalagyan nyo lang, okay na. Ang mentality po kasi minsan ng mga farmer is that kung saan sila makakatipid, yun na yun. Sa, in the long run, if you are doing a long-term business, it is not the right way to, for me, to approach it. Let money protect you from all these problems by setting up a good housing setup and a good biosecurity program. So one way in-out process po, inputs are delivered at the back with strict adherence to disinfection, reduce medication costs in the long run. Never overstock the farm. Yun po tayong naghahabol po tayo dahil magpapasko, mag-overload tayo, doon na po nag-uumpisa ang sakit. Ang problema po, pagka tinamaan na yung farm natin, may sakit na, ang hirap tanggalin. So in effect, gabawian din tayo ng ginagawa natin. Ang population po, sa nakita ko sa manok, sila mismo magsa-self-reduce pagka overpopulated na sila through sickness, mortalities, etc. No? Strict adherence of no visitors policy, proper health, herd health program, vaccination and proper storage and application of vaccines, utilization of natural and man-made barriers using gravel pathways to dry out microorganisms, using herbal plants as dividers and bamboo fences, and fences and placing proper signages. Use of tire bats, vehicle disinfecting machines, na ano yan, capital expense yan. So pagka nilagay mo yan, ang long-term effect niyan will be yours to gain. Changing to clean farm attires, rubber boots, foot bats, hand washing area, disinfected farming tools. Never allow feed trucks to get inside the critical areas of the farm. So may zoning area ka. Ang isa natutunan ko po ron sa meeting ng FAVA is that they have a blue, a red, yellow, and green zones. So you categorize your area. If it is a red zone, that is the high risk area where you're not supposed to put visitors there. So may mga zoning ka para ma-prevent nyo yung problems later on to occur because they have nearer contact with the animals. Always make due diligence of genetic source and food source. This is the common mistake of some farmers. It is not just a question of buying manok or buying sisiu. You should get from a disease-free flock or disease-free farm, breeder farm. So kailangan po magkaduktong yan na yung source mo ay disease-free din. Otherwise, mai-invite nyo po sa inyong farm mismo. Educate personnel, no? So napaka-importante po na yung personnel nyo mismo ay edukado sa ginagawa nyo because he understands it by heart that this is important in creating a biosecured program for your farming. Conclusions po, no? Important to note the good pillars, no? Good genetics, good quality feeds, biosecurity, no? And good housing program, science-based education and management. All of these I consider as go hand in hand. They are like cogs in a wheel. So pagka nakita po natin yung gulong ng karetela, kalesa, andyan po mga cogs yan. Tatakbo lang po yan kung kumpleto po yan at tama ang sukat. We need to create critical thinkers out of our farmers. Hindi po pwedeng sunod-sunuran lang ang farmer ngayon. Through science-based education programs for smallholder farmers, education is our big ally. It is something that we need to maximize on institutional development dahil hindi pwedeng sunod lang tayo ng sunod kung anong sinubo, yun ang kakainin. Kasi po, yun po nangyayari. For example po sa Pilipinas, dinitrain tayo na single farming ka. Dapat multi-farmer ka pagka small or medium scale farmer ka. Dahil pagka binagyo ka, pag ang crops mo nag-fail, meron kang livestock na pwedeng kunin. Hindi yung kailangan napakagaling, ibig sabihin po, na yung number one ka sa hectareage o yung harvest mo, hindi po yun ang objective eh. Ang sa akin po, ang objective ay ang farmer may pera sa bulsa. Hindi po kailangan may medal siya. Kasi ang pakakain niya sa pamilya niya ay yung perang kinikita niya doon.
So kailangan sustainable ang program, hindi ho kailangan single cropping ka. Pero kailangan matuto ka ng proper way. We need to make the right choices in the source of genetics. Genetics is the initial key choice. Hindi po yan basta-basta sabi ni Juan, sabi ni Pedro, yun ang kukunin natin, eh yun na. Hindi po. Kailangan inaaral po yan. We need to advocate good quality feeds, not just least cost feeds. Natuto po sa atin dito sa industry ng livestock na least cost lagi ang pakain, kung saan tayo makakatipid. Eventually, this will create low quality feeds, no? Quantitatively and qualitatively. So we are endorsing something for a disaster. Like in genetics, we are endorsing something for a disaster if we get mixed genetics. Same with feeds, no? We need to create a closed herd breeding program. So kaya po ako, I propagate breeding stations in the whole nation. We have farmers from Ilocos Norte down to Zamboanga, down to Jolo, who are not big farmers, small farmers sila, but they are doing the program well. So kumikita sila, nakakapagbenta sila ng good quality chicks, at yung mga farmers nakakaabil ng good quality chicks na ito. So yung community will be the one to dictate the supply and demand in the area. No? So close herd breeding programs through strict and biosecured breeding stations based on good quality genetics are very important that are adapted to the tropical climate, disease-free, robust, and productive. A disease-free breeder farm is critical towards success. So very critical ka lagi sa source mo ng breeder. Pangalawa, hindi po lahat ng ating ginagaya sa malalamig na lugar ay pwede dito. Masyado tayo na hype up minsan ng mga malaking manok, magagandang, pero hindi naman palamat sa tropical climate. Ang nangyayari sa atin, habol tayo ng habol na makorek ang mistake. Ang mistake pala in the first place, yung genetics na kuha mo, hindi pwede rin. We need the cooperation from Agricultural Department of the Government to provide logistical assistance in pushing this campaign by citing awareness and true value of poultry, smallholder poultry farming in the villages, or tawag dito sa Asia, kampung style chicken. So village chicken or manok bisaya or native chicken, especially in food security in the provinces. So napaka-critical po ng protein source ng mga kabataan, ng pamilya, ang chicken. At madali po siyang i-put up as a program. Consumer awareness play a key role in sustainable demand of the produce. Everybody needs to pitch in as a stakeholder. From the genetic supplier, breeder farmer, educators, meat, egg farmers, distributors, consumers, and the government. So kailangan po we work hand in hand in this program. Maliit man po yung iba natatawa sa volume sa ano. Pero pagka ang tao, binigyan niya ng pag-asa magka-negosyo sa pagsasaka, nagbabago po lahat yan. Minsan hindi ho pera. Hope ang naibibigay natin sa gantong programa. Hindi lang limpak-limpak na pera ang kailangan ng tao. Kailangan niya kaligayahan na yung pamilya niya ay secured sa gutom at may konti siyang pangtustos. Education, care for the environment, empathy, and communityship must rise above and beyond the lack of education, overcome commercialism, and personal interest. So ito po yung aking reference. Baka po may kumuha sa akin consultant sa ibang bansa, kaya po nilagay ko na itong panghuling ito. No? Baka lang ako, nagbaka sakali ako. Okay, kasi sinabi nila, I have really no inkling of what the program is. I just read and follow the directions and the regulations that they want. And I want the program to be really sustainable and truthful to the program, no? As what I have claimed. So, for example, ito po yung main road. Pwede po kayong may retail store sa halapan ng main road at parking area, no? So, dyan po, nakakabili, napopropagate nyo po yung advocacy nyo as free range at nababalue add nyo yung product. Because you are yung mga in-between traders and ano, naalis nyo. So, fair ang trading ninyo with the consumer and the farmer. Kumikita magandang farmer, happy yung ating consumer. So, sa side road po, gaano kalaki yung land area natin? 1 hectare po. 1 hectare. Free range chicken farm with a retail outlet in a 1 hectare lot. So, idea lang po ito nung ginawa ko. May side road, back road. Dito po ang entrance para sa mga production needs. May parking area. Meron po ang Black Soldier Fly Production. So, Black Soldier Fly Production is one of the programs na supplementary feeding.
This is the future insect in the livestock industry to feed the livestock because soya will later on be a problem and other protein sources. So ito po yung kinakatalang ng Europe as one of the best sources of alternative animal protein-based feedstuff, no? Tapos may herbal garden. So from this po, makakakuha rin kayo ng income dyan by selling, no? Dito po yung entrance, may bodega rito. You always separate the trucks. Pagka nag-park po yung truck dito, i-manually ilalagay po sa bodega. So, pero yun po magdadala dyan, hindi po yung tao ng trade, ng feed supplier. Yun pong taga-farm. Kasi ayaw natin ng contamination. So, yung contamination naman will be reduced if you let the feed stay there for about 1 to 2 days. Okay? Dito po ang entrance, office, etc. Dito po yung pasukan pagka mag-change ng clothes dito, may shower area dito, dito po dadaan yung ating visitor o yung farmer. So may maze siya, kailangan dumaan siya dyan. At ito po ay mga naka-gravel po yan, dito po ay may limestone naman. So dyan po papasok sa house 1, 2, and 3. Meron po siyang production rotation. Yung po mga berde po dyan na nakikita nyo, these are herbal barriers or plant barriers. Ano po yung mga plant barriers? Maaring marigold, maaring pong oregano, sili, other herbs and spices that helps reduce pest in the area also, like lemongrass, no? So yung po yung iba paligid nyo. Habang itong itim pong yan ay mga fishnet. So meron po kayong process of input and output. Meron pong schedule ng harvest, may schedule po ng egg collection, etc. So lahat po yan naka-gravel and sand to reduce the problem. The water source will be on one corner while the decomposing pit dito po natin nilalagay yung mga mortalities to be properly decomposed, dito po siya. And then the processing area, and then eventually sa retail store, and maybe you can have a advocacy or a shop here that promotes the program. So ito lang po yung kasi we want it to be quantified as 1 hectare, pwede po siyang tumakbo as a 1 hectare farming na sustainable. So mahirap po mag-drawing ng hindi naman sustainable. But this one, I can assure you, if you follow this program, this is sustainable. Okay? Yan po. Yan po pinakita ko sa kanila na yun ito yung una kong sinamit sa kanila. Free-range poultry farming in the Philippines, an educated farmer, successful farmer. Ito po talaga ay consultancy farm ko po sa Rizal. Ito po sa Tarlac. Kasama ko po yung mga anak ko dyan pag bumabiyahe. So nakikita nila may involvement po yung mga bata sa mga ginagawa kong program. I always include children. Kasi the best way to educate the children is by showing them that chickens are real. They're not KFC, Jollibee, etc. So akala nila fried chicken lang ang chicken eh, di ba? So if we want to propagate successful, profitable free-range farming, it must be science-based and practical for local smallholder farmers to follow. Replicable, doable, and sustainable. Here are the foundations to attain this. Good quality genetics from closed-herd system that are disease-free, robust, high producers of eggs and meat, dual pipelines ang tawag dyan. Properly planned and pre-positioning ng mga housing designs. Good location and adaptable to the local climates. One-way flow of inputs, limited vehicular access, multiple stages of footbaths, changing rooms of caretakers and visitors. Stay-in caretakers to lessen contamination of human traffic. Nakita ko po napakalaking value nito. Lagi pong namimiss sa farming. Yung pong mga farmer, pagka yung mga caretakers natin, pinauwi natin. Minsan po may mga alagang manok po yan. May mga sarili po silang mga alagang panabong na ipapasok po nila yung sakit sa loob. Nung ako po ay nagkaroon ng program na gano'n, na nakakuha po ako, awa ng Diyos ng matitinong caretakers, they stay in the farm, and they just go out once a week to go to the church. Tapos maliligo, then go back. So napaka-strict po ng aming biosecurity method, na simple lang. Feed bodega must be bird-proof, pest-proof, aluminum screenings, it must be the farthest from the chicken houses. Utilizing indigenous materials like coco lumber, nipa, bamboo. Retail store and small restaurant to promote.
how will you know if your product is good if nobody's buying it? So kailangan po merong ano, because you are doing a niche program. Makikita nyo rito yung picture, talaga pong tunay na farmer yan na kumukuha sa amin ng mga F1 chicks at nag-grow sila for egg production. Yung mga credits po dito ay through the farmers themselves, no? Ito po yung aking design na sinubmit. May flago ng Pilipinas dyan. Proud po ako dyan. Ito po yung parang pinagawa ko po sa aking kaibigang breeder farmer din sa Mindanao, sa Misamis. Kako, gawa mo naman ako ng medyo scientific ang drawing, engineering. So, yan. Okay. Ito po yung mga housing design na ginawa namin. Elevated. Bakit po elevated? Kailangan po kasi sa Pilipinas, hindi naman po tayo mataas ang funding ng mga farmers niyan. Elevated, makaiwas sa moisture, ng manure, diseases, tapos yung airflow mas maganda. Sabihin naman nila, minsan masyado makaluma naman yung sistema mo. Kasi ang hinahabol po natin, mahal po yung value added nating product. For example po, yung mga egg farmers po natin, they sell their eggs at 10 pesos per egg all year round. So ang cost to produce nila will be around 6 pesos. So they're earning 4 pesos in their locality, they're producing in their locality, and they are earning from their locality. So there is generation of economy in the area. No? Ito po yung side view ng sample na yan, nipahat, kailangan daw indigenous. So ito yung mga nire-recommend ko pong mga housing. No? Yan po, biosecurity measures, kailangan po ginagawa natin talaga, sinasapuso at talagang ginagawa sa farm. Hindi po talagang nasa palamuti lang, no? Ito po yung mga fencing na binigay ko example. Ito po sa farm mo talaga kinukonsulta ko yan. Fishnet po ang gamit as fencing. Tapos meron kang mga plants to divide them. Itong plants po, pakakain niya rin po. Mga tricantera, mga madre de agua, mga oregano. Gagamitin po natin din sa herbal medications. Strict adherence, pero strict po kayo sa mga biosecurity points. Hindi ho pwedeng wala. You invest on this because it is cheaper to buy this than to buy antibiotic all year round. Foot baths, no? Elevated. Ito po yung mga housing nila. So we also follow the animal welfare recommendations of putting roosting areas, meron ding proper nesting, at very big space. Nakita ko natin, pag ganito ang setup, minimal po ang sakit. Ang mga using indigenous din po, mga bamboo as feeders, no? At makikita nyo na ma-healthy talaga yung mga alaga. Ito po yung mga ginagamit nating mga herbal supplements and medications. Sile, no? Oregano, o moringa, o yung ating paboritong malunggay, no? Di azolla. Ito po ay tawag natin marigold. Ito po yung nagpapa-orange at nagpapa-yellow ng egg yolk na natural, hindi po chemical. So, we are trying to propagate the most natural way of producing eggs and chicken meat. Lemongrass po para maiwas ang mga lamok. At masarap din po yung ilagay as additional supplement sa kanila pagka po kinukuring na natin sila, pinalalasa na natin bago katayin. So, kumbaga, templado na bago katayin. So, ganun po sistema, no? Tapos, madre de agua. Ang mga manok ho natin marunong kumain ng nyog. Hindi lang ho nila kayang magbiyak ng nyog dahil hindi nila kaya yun. Ano? Pero kumakain po sila talaga. Meron ng mga ano, sa Misamis, talagang pinapakain nila yan. Black soldier fly production. Carrots, pagka po gusto natin mas dumilaw o mag-orange yung yolk, carrots po. And then, mga sinasabit na tricantera, and a very nice ranging area. Ito po yung mga farmers natin. Kung ano po yung surplus doon sa area, kinukonvert po natin sa high value. For example po, kung meron po kayong mga papaya, mangoes na overripe, imbis na itapon, pwedeng pakain. So, naiko-convert nyo pa rin sa high value crop yung inyong ano, with eggs and with chicken meat, no? Papaya. They also eat edible flowers. So, they like edible flowers. So, the more you feed them these kinds of program, feed supplement, the more yellow-orange they are na hindi mo kailangan ng chemical. So, napaka-safe pong pakain sa mga cancer patients, sa mga
taong kailangan ng special attention sa nutrition. And ito po talaga makikita yung maganda harvest ng farmer na hindi yun sa kukunti lang ang naiitlog. They produce 280 eggs per year per one hen if you properly raise them. So pagka naman, no, ito po, sa Cebu ko po kinuha to, yung mga farmer namin sa Cebu, iniihaw nila, no? Yan po yung itsura niyan. Pagka yung male component naman po ng ating F1, ginagamit po pang meat production. So para pong native ang itsura, pero mas malaman siya, at 70 days pwede nang katayin. So yan, tinola. Magugutom ka talaga pagka nakikita mo yan. Okay? So we do teaching farmers, no? Before this new normal, I invite farmers to do the learning seminars, two stages, para natututo po sila ng wasto. Ito po, farmer namin to sa Negros. Makita nyo, they follow all the recommendations I provide. Talagang they do the biosecurity requirements. Ito pong farmer na to, talaga, he hit more than the standard because he did the system properly. Si Mr. Toto Paulino. Okay. So yun po. Yun po yung aking munting presentation. Sana po meron kayo natutunan. Yes. Opo, marami po kami natutunan. Ayan, Dr. Erwin. Yes po. Puputumlin ko muna dito, magbe-break muna tayo. Okay. Pero sa magbabalik po natin, ayan, parang thesis lang, no, nag-present, tapos may Q&A. Oo, parang ganun niya. Maganda yung ano. Oo, maganda yung presentation ng Kasendo. Salamat po. Ayan, mag-ready ka kasi may mga tanong kami ni Kasendo. Yan po, sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina, pre-present na sa atin ni Dr. Erwin Cruz ang kanyang housing design. Ito ngayon nanalo sa FABA. First placer si Dr. Erwin para dito. Ayan, may mga tanong kami, Doc. Ito parang thesis nga. Sabi ko, may Q&A tayo dito. So, ito bang housing program mo na to, magkano kaya ang aabutin kung gusto ko ito i-apply? Alam nyo, kung gagamit po kayo ng indigenous materials, muna, sa mga taong may minimal budget lang, kahit 50,000 pesos makakatayo kayo, 50 to 75. Ang gamit to, for example, sa atin, no, bagyuhin tayong lugar, kailangan lang po yung mga poste gawa sa mga sigundamanong pipe, GI pipe, no, yung mga D2, D3 na mga tinitimbang 4 kilo sa mga junk shop. O kaya yung mga process na pinagbaklasan. Doon po lang kami kumukuha pagka nakita nyo yung farm namin, kung ano po yung nasa junk shop, yun din yung makikita nyo ron. Ang importante lang, oh, iniinvestan namin maigi yung bubong. Kailangan po brand new. Tapos, oh, yung flooring niya is bamboo slats sa ngayon. Pero nagko-convert na ho kami sa plastic slats. Pero around 75,000, you have a very comfortable housing. Good for about 300 to 500 birds. Dr. Erwin, ilan square meter yon yung sinasabi niyo? Okay, taking into consideration the space requirement po ng chicken, 5 to 6 birds per square meter po ang ating computation. So yun po ay good for 300 to 500. So you will compute about 100 square meters is enough for them as a living area. And also, not considering pa rin po yung ating ranging area. Ang ranging area requirement po as per Philippine National Standards is 1 bird per square meter minimum sa ranging area. Dok, nakita ko yung nasa labas, no, yung mga grasses. Anong klaseng grasses 'yon yung paglinabas na yung mga chicken sa labas? Ideally po, alam niyo may grading ang pasture mo, eh. May grading ka na A, AA, AAA. So, pagka po ginrading natin, usually po yung mga soft succulent grasses ang kailangan. So, mga paragrass, mga guinea grass, carabao grass, they prefer that. So, ang kaya nilang kainin hanggang sa medium type ng mga grasses, ang hindi lang po nila kaya yung katulad ng mga talahib.
Yan. Kasi kahit naman o baka, tinitingnan na sa talahib, hindi nila kaya kainin ng talahib. So, yun po mga soft grasses, kayang-kaya po niyan. So, yun po importante. Tapos, may pasture rotation po yan. So, per sector po, mag-allocate kayo ng 2 weeks, 3 weeks. Tapos, isasara nyo ng fishnet yon, yung kabilang side naman ang pakakainan ninyo. Yun yung ibang farmers naglalagay ng chute. Yung pong parang may walkway sila, yung parang sa baboy, sir. Yung meron silang daanan, tapos lilipat sila sa kabilang pasture. Para po meron din namang pressure. Alam nyo, nakita namin yung difference ng maganda yung vegetation with the barren vegetation. Yung quality ng meat, the taste, and the development is very good. Talaga napaka-contribute ang grasses talaga sa free-range chicken production. Yun po. Oh, maganda yung ano, free-range, no? Doon sa mga, lalo na yung mga nasa probinsya. Talagang ngayon, yung meat natin talagang kulang eh, no? So yes, ito isang alternative talaga na pwedeng pasukan. And initial market siyempre yung mga katabi mo, no? Pwede yes, mong magbesta ng finished product dun sa mga katabi. Maganda itong free range na pinapakita ni Dr. Erwin. Maimbitahan siya, no? Lalo na rin sa lalawigan ng Pangasinan para at least mag-expand naman siya rito kasi narinig ko lang, Bulacan, Tarlac eh. Ay, hindi po, sir. Sir, Kasendo, meron po tayong champion farmer dyan sa Umingan. Ah, okay. Ito mga champion farmer namin dyan. At talagang they practice the program. At actually, alam nyo naman pag farmer, pag tahimik yan, kumikita yan eh. Alam naman natin. Pareho yan, di ba? So, yung mga yan po, naka-contract na yung program nila sa LGU. Yung mga dispersal program, yung mga ano, nakakontrata na production. So, napakasarap po ng pakiramdam ng isang farmer na fully booked ka na, di ba? So, po-focus ka na lang sa productivity. We can visit him, actually, Kasendo. And makita nyo yung program na to as part of a supplementary program in the locality. Kasi talagang focus ko dito, produce local, eat local muna tayo. Di ba? So para yung ating mga Pangasinan, ang kakainin niya, galing Pangasinan muna. Sabi ko nga sa aking mga seminars, pagka ikaw kumuha ka na sa Tarlac, importation na tawag natin doon. Kailangan na magpakain sa taga-Pangasinan, taga-Pangasinan din dapat. Di po ba? So pagka po yan na-set up natin, the whole community of ancillary crops like maize, like other, yung mga sa Rosales, di ba, maraming ano yun, sir, yung mga gulay, surplus niyan, pwedeng yan ipakain as supplement, 10 to 15% of the feeds of the animal. So ito po ay nakakatulong na mabawasan din ng basura dyan sa mga ganyan. Kaya lang, we should look at it on a different angle. Diba? So, hindi pwedeng mabilisan negosyo, malaki ang kagad, hindi. It's a developing dynamic program. Meron po sa Cebu, alam nyo sir, sa Cebu, meron na mga restaurant yan ang siniserve. Pag pumunta kayo sa Iloilo, pagkain nyo dun sa Iloilo, magulat kayo, malalaki na yung mga mukhang basketball player na yung mga native dun. Diba yung mga native chicken, maliliit dun. Diba? Pagka kinain nyo nga yung native chicken doon, may libreng toothpick pa kayo, di ba? Dahil puro buto eh. Eto, makikita nyo na talagang malalaki na sila. So, you have helped the community move forward by having better nutrition at the same time, good farming production. Yeah, Emi, I think ano eh, yung sinasabi ni Doc, eto ang diferensya ng free range, no? Kasi kumakain yan ng mga grasses and others. So ito, mas malasa ito. Yes. Ito, mas medyo mas mahaba yung time na alagain mo. Pero importante, mas malasa. Diba? Yes po. Tsaka talagang malinamnam at malinis. Kasi yung kinakain ng tao, kinakain niya din eh, yung mga gulay, di ba? Basta yan, kung ano libre, sabi nga nila, kung ano libre, pwede mong pakain dyan. Mangga, buko, minsan rambutan, durian, langka, kumakain po yan. Kasi genetically, yan doon yung kanyang program as to grow. Hindi yun, by nature, kumbaga, ito yung pinaka-balanced chicken.
sa mundo dahil they can still serve the humanity by giving good eggs and meat at the same time retain their chicken behavior. Kasi pagka po nag-develop tayo ng genetics sa sobrang bilis, lahat fast break, yung genetic behavior nagbabago po yan. And that makes the animal stress prone. Pag stress prone ng hayop, dependent sa gamot, dependent sa input, di ba? So yun po yung inaalis natin. So we stop by and relax only on this kind of genetics. Opo. Yung ano, yung pinaka-importante, no? Magkano naman kita ko? For example, kung papasok ko dyan. Okay. Kunyari, may, initially, may 100 akong gustong ialaga. So, magkano naman ang, sa tingin nyo ang kita namin after, ano yan, 45 days ba yan? Or after how many days? Okay. Yung pong, sir, sa karni muna, no, yung inasal type, tawag namin inasal type, na parang native inihaw na chicken, ano? Go-grow niya ng 70 days yan. Ang cost to produce niyo per head is around 145 pesos approximately. So it can go down because if you're mas masipag ka, marami kang asola, inputs, nakakuha ka ng surplus sa mga palengke, so it can go down by 10 to 15 pesos more. You will sell it at 220 pesos per kilo live. So ang average weight niyan is around 1.4 kilos live. So you'll be earning around 80 to 90 pesos approximately per head. So if you have 100, you earn about yung mga ganun, mga 9,000 pesos as neto. So sa isang farmer, syempre malaking pera na yan, di ba? Tapos na ipapangako niya yung production niya. Hindi yung parang farmer ka ng isang manok na titingala ka pa, hindi mo alam kung kailan ka harvest. Ito maikakalendaryo mo na at this time, meron na akong production. At very critical yun na maikross ng farmer kasi magiging agripreneurial system na siya eh. Hindi siya yung nagtitingala lang siya sa panahon kung pwede siyang mag-harvest o hindi. Meron na siyang schedule, meron na siyang buyer, maia-unload niya sa time na yun. So you can do 3 to 4 harvests in a year. So if you multiply that by 100, 1,000, etc. So yun po yung potential niya. Sa eggs naman po, ang cost to produce niya is 6 pesos per egg. No? Ang selling namin dito sa Maynila, no? Always Manila, is na 10 pesos. Benta nila roon sa mga locality sa Pangasinan, 9 pesos. Straight yun, walang pagbabago yun. Kasi ang demand mo, fixed na. Ang mga farmers mo, pinupuntahan ng, napakasarap ang pakaramdam ng isang farmer, ikaw pupuntahan ng customer mo. Diba? Hindi ka na nanliligaw ng customer. So nakapila na yan. Kukunin na tray-tray tuwing Wednesday, kukunin tray-tray every Friday ganyan. So sold out ka lagi. Hindi ka nabubulakan. Yung ngayon in turn yung customer mo tuwa-tuwa dahil sariwang-sariwa yung eggs. So he earns around 3 pesos per egg. Ang isang hen na dominant line na ganto na layer type can produce 280 eggs. So, ang laki ng potential niyang kumita na mga 800 pesos per hen in 1 year time. So, if you have around, siyempre economies of scale dictates, siguro 300 to 500 heads, balik ang puhunan mo, kita ka pa siguro ng mga 500,000 to 600,000 in 1 year time. Ha? 1 year time po lagi. So, yun yung potential niya lang. Hindi siya pwede ng parang high commercial output na katulad ng white chicken. But ang market mo kasi, always i-ground mo yung sarili mo. Nandang dito ang market mo. Kahit tawa ko, sir, pagka may ano ang DAs, nasabi ko sa kanila, ang export, secondary yan. Pakainin mo natin ang ating Pilipino. Pangalawa, i-cross-export natin sa Luzon, besides Mindanao ang product natin muna. Kasi pag hindi natin ginawa yan, gusto natin jackpot lagi sa export. Sa totoo lang, sir, nag-export, sumubok po kami mag-export ng free-range chicken. Ang risk mo, napakataas. Ang buying capacity mo na wawala habang binibiyahe sa Japan yan, hindi naman ganun in reality. I'm sorry, but that is what happened. So bakit natin gagawin yun? Pwede naman dito eh. Tapos pagka meron na tayo economies of scale, may logistics na tayo, tsaka natin i-process siya on a higher value, and sell it as
as higher value free-range products sa ibang bansa na process. So, sorry, doon napunta yung ating usapan, pero I'm very passionate about it. Dahil na-experience ko na mag-export din, yung kikitain mo pala, eh buti pa dito ka nalang mag-ano, masaya ka pa. Pilipinas na lang. Oo, unahin natin, selectin natin. Kaya ano eh, kaya yung minsan pinipilit ng DA mag-export eh, eh, ang importante is ano muna, dito sa local, no? Yes. When, gusto nila minsan to show na, oy, may in-export tayo. Hindi yun ang ano eh. Ang, for me, ang pinakamaganda is dito yes, sa local. Yes. Ang barometer natin. Tama po. Expand tayo dito sa local. Correct po yun. Yun ang barometer natin na pagka may bumagyo, may bagyo, may pagkain tayo. Yun ang barometer natin, di ba? Pagka may yung normal COVID, may pagkain tayo. Yun ang barometer ng self-reliant. I always tell the DA din po that the agriculture is the backbone of our government, of our as a nation. It has withered through the Asian crisis, it has withered through a lot of because we are back to agriculture. And those systems have been left out by the other progressive countries. Later on, problema nila pagkain. Tayo dapat, yan ang inuuna natin lagi. Di ba? So, parang ako na yung host nitong programa ninyo. Nahihiyan na. Sorry, ginig na kami. Mukhang ano ah, same channel kami ni Doc. Oo nga. Doc Erwin. Kasi parang nakahanap ka ng kakampi dito. Same po ang kinakampanya ni Kasendo sa ayun nyo, advocacy nyo. Yeah. Alam nyo, Kasendo, alam nyo, para tayo nasa, sinasabi ko sa iba, yung mga nag-organic, nag-natural farming, nagko-commercial, nasa isang barko tayo, magkakaiba lang tayo ng pwesto. Pero yung pupunta natin, iisa lang. Bakit hindi lang tayo magtulong-tulong, di ba? So, we combine our resources, our knowledge, and let us move it forward. Di ba? Parang ganun ang akin. Kasi importante pa rin pagkain eh. Kahit anong gawin nyo, kahit anong bansa ka, kahit first world country ka, later on, food will be a problem, di ba? Nakikita tama na yun. Natin, di ba? Eh, lumalaki yung population natin. Paski yeah. saan bansa, lumalaki. Kung inaasa natin yung importation, talagang mahirap yun. Kasi sila, lumalaki rin yung ano nila, yung population nila. Once na yung ano natin, production natin bumaba, pwede na nilang kontrolin anytime. Ibig sabihin, pwede nilang itaas yung presyo. Kaya kung makikita mo yung Vietnam eh, tsaka Thailand, every time na mag-order yung Pilipinas, tumataas yung presyo ng bigas nila. So pagka hindi tayo mag-order, bababa na naman yung presyo ng bigas nila. So, ang ano talaga, pagka may importation from, kung bibili na yung Pilipinas, itataas talaga nila yung presyo. Kasi, ganun talaga. Kaya tayo, mas maganda pa rin yung local production natin. Yes po. Kahit na sabihin na natin mababa, hindi paramihan ng output. Siyempre, maganda yung maganda output mo, harvest mo, hectarage mo. Kaya lang po, ang ano natin is sustainability. Na in times of crisis, we still have food. Anytime magkabagyo sa mga kababayan natin sa ibang lugar, meron tayo na ibibigay. So, napaka-importante po niyan. Nalayo na tayo sa ating topic. Doc Erwin Cruz, nakikita ko kaya ka nanalo eh. Kasi nakita mo doon sa pag, alam mo yon yung sa habang ginagawa mo yung housing, eh yan agad yung gusto mo eh, yung merong maproduce. Hindi lang para maganda yung design, di ba? Hindi lang, productivity ng design. Hindi siya mataas yung presyo, kinonsider mo yung sa budget, yung materials, di ba? Readily available. Productivity, kasi maluwag siya, hindi crowded dun sa mga manok, hindi sila magkakamatay, hindi sila magkakawa ng sakit. And then, yung, sabi nga, may shower pa eh. Nakita ko, may shower itong design mo. So, opo. Malinis talaga yung mga tao na pumapasok dun and limited. Yes po. Diba? Actually, alam mo, Ami, nung tinanong ako ng may bahay ko, si Christina, ano ba yung ginawa mo, bakit ka nanalo?
Alam mo, sinabi ko lang, alam mo, sinabi ko, kunento ko lang yung ginagawa ko. Kunento ko lang yung pinapractice natin dito. Wala akong, kumbaga, pretentious ways of telling things. I just told them the story of Philippine Free-Range Program here. Yes. So, kaya siguro na ano nila, na talagang yung value nandun. Dahil working na siya, doable na siya. Wala na silang i-experiment pa. So, follow lang nila yung mga na, kasi 23 years ko pong trial and error eh. Siguro naman tumatama na tayo ngayon after all those years, di ba? So, yun po yung, yun yung leisure na meron tayo as Filipinos. That this program, if you do, for example lang, sir, mabalik ko lang, Kasendong. Sabi ko sa DA Kako, yung organic program, i-set up nyo. Kahit yung issue sa ASF, with due respect. Kung ilalagay natin sa mga bundok na lugar na isolated, ilist nyo sa mga farmers na mga 25 to 50 years sa mga lupa at program lahat, baka po may mangyari kasi isolated po from commerce and ano. So sana po yung mga ganun. Organic farming Kako, gusto nyo mag-sustain, kailangan nasa lugar yan na malayo, na hindi na pepeste, hindi na ano. So yung mga ganung bagay, geographic prepositioning will provide you a productive program na biosecured as well. So yun po yung nire-recommend ko lagi. Na yung lupa mo does not answer your ano as business. It should be helpful rather than a burden to you. Parang ganun eh. So yes. Alam nyo, ang aking farm po is only 2,500 square meters lang po. I produce 3,000 to 4,000 day old chicks a week. Imagine 1/4 of a hectare can do that. Much more if a 1 hectare lot. Kasi po, yun lang yung budget ko, yun lang kaya ko. Pero I made sure that things are properly positioned in such a way na hindi masyadong masakitin at very productive ang mga alaga. I just practice what I presented to them. Talagang ano, nakita mo na ano, maski ganung kaliit lang pero malaki ang production na, no? So lalo na yung mga ibang magsasaka may 1 hectare. So hindi lang dapat ano, hindi lang dapat pag-isipan na magtanim lang tayo. Dapat mag-ano rin naman tayo, mag-livestock or chicken, yes. No? Yes, para at least hindi lahat na sa isa. Makita natin na ano, makita natin ang ano is 70 days lang. Ang palay nga umabot ng 110 days eh, di ba? Uh-huh. Ang corn umabot din ng 115 days, 110 days. So ito is isang alternative na pwedeng pasukan talaga. Yes po. Actually, ang idea ko diyan, palagi kami surplus corn eh. Surplus sa yung mga bean lead na tik-tik, no? So ma-convert mo sa karne yan to chicken. So meron kayong mga matitira mo na hindi nabenta, pwede mong pakain yan eh. Integrated talaga siya. Kaya lang, tinuturo sa kolehiyo yung hekta-hektarya dapat ang farming mo, dapat eh ganyan ka. Hindi po, hindi pwede sa Pilipinas dahil 1 hectare per person lang tayo. So how can you, the challenge is, how can you earn from a 1 hectare land? That is the challenge. And through this multi-task farming, multi-cropping, na high value will the only way. Kasi kung sasabay tayo sa mga regular supplies or commodities, hindi tayo makakalaban talaga. We need high value produce to be above the water. In spite na yung mga kalaban natin, mga libu-libong mga hektarya, acres, no? Hindi tayo makakalaban dun. So ito yung way natin through this system. Yun po. Yeah. Yung sinasabi ni Doc eh talagang kailangan na mainganyo, no, yung mga atin mga farmers na maghanap ng ibang alternative, hindi yung isa lang. At least kung may alaga kang chicken doon sa mga area mo, eh makakatulong yan. Eh kung walang mabenta yung produce mo, pwede mo rin papakain doon sa ayop eh, di ba? Yes. So yun, magandang alternative itong free-range na chicken. Opo. Doc Irwin, ang dami mong senior sa amin, talagang nakaka-inspire. Pati yung ano mo, advocacy mo, nakaka-inspire din. Mga gusto mo pong gawin, maraming salamat po. Sa heart mo, sa compassion mo sa ating mga
kasamahang magsasaka. Ayan, tsaka mga ayan, nagmamanukan. Maraming maraming salamat po. Eh, deserve po talagang manalo, Dok. Ay, salamat po. Yeah. Pero na-maximize mo yung space. Sobra. Yes, lahat, walang tapon na lugar. Nakita ko dun sa design mo. Ayan. Salamat po. Nakukulang yun ako sa oras. Salamat po. Sa susunod ulit. Sige po. Pagka-masyal namin sa farm mo. Opo. Magpapatumba ko rin ng ano ng nilagang itlog. Wow! Yung itlog pa yan. Gusto ko po yung may kulay ulit. Yung olive. Yung kulay blue, olive. Green. Mamili ka. Ay, tako. Nako, sa susunod kasi doon yung mapag-uusapan natin. Meron si Doc Irwin na mga itlog na iba-ibang kulay. Yeah. Oh, diba? Yun, kinulayan na. Nilabas pa rin naman ako yung Emi, ako papasyal ako doon eh. Maski hindi ka makapasyal, ako nalang pumunta. Picture mo na lang sa akin. Picture na lang. And Dr. Irwin, maraming salamat po. Any parting word po para sa ating mga manonood? Sana po makita natin yung value ng smallholder farming sa ating mga lugar ngayon, especially in this new normal. We just need to keep our minds open with agriculture. And we need to see the value and essence of agriculture in our daily lives. Sabi nga nung iba, araw-araw ang farmer kasama mo yan sa kinakain mo, sa niluluto mo. Kaya dapat tulungan din nating ma-uplift ang programs ng farming sa Pilipinas. And maybe smallholder farming will through poultry production will be one of them. So marami pong salamat sa pag-invite ninyo sa akin dito sa program. Mag-agri na. Thank you po, Doc Irwin Casendo. Thank you, Doc. And sa pagsama. Hanggang sa susunod po, isang araw na naman po na puno tayo ng kaalaman. Siksik na naman po ang ating mga ideya. Ayan, ang dami na naman po nating natutunan. Hanggang po sa susunod na episode ng Mag-agree na tayo. Magkita-kita po tayo muli. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Thank you.